So, hello and good morning sa inyo. So, today, yun, papakita ko sa inyo yung ano, NMAX na version 1 na kakabitan ng MDL. So, yung so, ayan siya. Yung NMAX na version 1 ng MDL, yun o. Kakabitan siya yung ng package set natin ng horn saka mini driving light. So, yung lalaking yun, may kakausapin ko. Tawag dito. Nagpagawa na siya dito last week and then ngayon papakabit niya naman yung sa tatay niya. So, antayin nyo. So, bago natin siya ng review or something video. So, makapansin nyo rin, sa amin dito sa Secret Shop, binago ko yung dito, tinanggal ko yung display namin yan. Just for the benefits of the customers. Yan. Kaya, ayun si Kala Electric Pan. Hindi ako mabagsak pa ata. Yan. So, ayan siya. Yan, may electric pan na. Yan. So, dito para medyo malamig-lamig. Para yung mga customers hindi masyado mahirapan doon. Gusto mo tago? Pwede kasi kahit di mo nagamitin to eh. Pwede kasi siyang gawin yan dito. Pwede kasi nga patanggal ka yan yung mga. Pwede ka patanggal yan. Pwede ka eh. Problema ko, paano ko yung uwi? Pay pa natin doon, sa likod. Pwede na. Baka na sinagal. Si BJ na bahala dyan. Ito yung nakarang ginawa ka. Hindi, yung sa kanya. Kapapa niya yan. Kapapa niya. Kaliwa kanan. So ito, makikita nyo, fresh na fresh yung kanyang ano. NMAX version 1. Fresh pa to eh. Oh, makikita nyo eh. Pira kasi nyo gamitin eh. Ah, pira. Kung pumasok lang eh. Pasok nyo, big flip. Pasok lang. Pasok. Walang labas. So yun, tatanggalin na yung crash guard. Nabibigatan pa to. So yun. So yung crash guard is inexperienced lang nila sir yung crash guard. And then yun. 6K lang yun. Yung kailangan mo sa pinawagan. Bata pa no? Bata pa. Ito yung bata. Ay meron sir, mahilig kami sa bata eh. Charot. So bata pa yung mileage yung motor nito. So may papakita ko sa inyo yung mga function ng gagamitin. O yung MDL na kakabit sa kanya. Na mamaya wala na itong crash guard na ito. So, ayun. One of the best modifications na gagawin nyo sa motorsiklo nyo is yung convenient muna tayo. So, for example, yun nga, yung ilaw. For example yan, yung ilaw. Yung ilaw muna yung the best na palitan nyo kasi di man sa pag-aano, yung mga kalsada kasi natin is hindi talaga ganun kaganda when it comes to light. So, hindi nag-ganun ka natin na mas malakas sa ilaw. Lalo't nasa probinsya tayo, for example, Cavite, Laguna. So may mga areas talaga niya na sobrang dilim. Yun, kaya kailangan niya. Horn naman. Okay. Ito, inayawan to nung nakaraang customer kasi ang lakas daw sobra. Sabi niya kasi nakakabulahaw to. So, just to inform you lang, ang paggamit ng busina is basin mo rin sa attitude mo. Kumbaga, kung may pinag-aralan ka, alam mo kung paano siya gamitin para hindi ka maka ano sa ibang tao. Ibig sabihin, maka-open. Yun. Kasi sabi niya baka doon magagalit yung ibang tao. So magagalit lang naman yung ibang tao pag hindi yung proper yung paggamit mo doon sa busina. So gamitin mo lang siya on the nice way. For example lang, nagmagamit tayo ng malakas na busina para sa mga malalaking vehicle na nasa harapan natin o nasa likod natin para to be aware na dadaan ka. Tandaan mo, mas malakas na busina, mas na-appreciate or mas na acknowledge ng ibang nasa likod o nasa harap mong sasakyan. Yun lang naman yung concern natin doon. So abangan nyo mamaya, yun, kakabit, huwag na itapos na namin siya. Yun. So ayun guys, ano, tawag dito. Ina-arrange ni yung ating
busina saka yung MPL. So ganyan yung preparations lang. And then bago siya isara, i-cable tayo itong lang tumama. Tapos yan. Yun lang nga sa mga nag-DIY na nakakabit ng horn. As much as possible, ganyan po yung play. Yan. Ganyan dapat maluwag. Mamaya makikita nyo, paparinig namin sa inyo yung tunog kapag ganito yung bounce ng inyong busina. So, para dito sa part na to, yun yun. It can give you the sounds na ina-expect mo. Yan. Pwede naman busina yan, di ba? Detesting ko sa inyo. Yan. Ah, wala. Sa prank. Ayan, ganyan, kung gusto niyo na malakas sa sounds yun, just make sure na maganda yung ano. So sa amin, sa ilan na ninakabit ng mga mekaniko natin, nag-explore na kami and then naghahanap talaga sila ng areas na maluwag. So yun lang, sad to say, may mga motorcycle lang talagang sobrang hirap lagyan. Yun, kaya good thing na NMAX to. Yun. Mamaya papakita ko sa inyo final output. Pag na-trim niya na yan, pag na-cable tayo na lahat, para maging maganda siya tignan. Yun. Saka para madali siyang i-troubleshoot. So hello guys, so ayun na siya, sasalpak na lang yung mga fitting saka yung kaha. So mapakita ko lang sa inyo yung itsura ng loob pag nilalagay natin siya. So mapansin nyo yan, imitrim siya ng cable tie para hindi maghiwa-hiwalay siya dun sa loob. So kahit may mga wire kang inilagay dyan or pinasok, is maging maayos pa rin tignan. So pupuli na lang ito. So yan, ganito siya. So kung mapapansin ninyo, most ng ginagawa natin is hindi na ito binabaklas. Tapos as much as possible, nandito na. So, to lessen our manpower and then mas madali tayo mag-troubleshoot pag nagkaroon ng, sabihin natin, konting problema. You know, kaya ganyan siya. So, ulitin ko lang po, yung busina niya is ito. Yan, mapansin nyo yung friction niya. Yan, maluwag talaga siya. Kaya nakakapagbigay siya ng better sound. Yan, isa. Swerte lang talaga tayo kasi NMAX yung motorcycle. So, ulitin ko po, hindi po ito applicable dun sa ibang mga motorcycle pag masisikip. So sad to say na may mga motorcycle na masisikip. Tapos yung pinili ni sir na bracket for his MDL is ito, nasa T-post, which is ano, hindi siya kita. Kung mapansin nyo yan, no? Hindi siya kita yan. So sa ilalim yan. So mamaya papakita namin sa inyo yung function nya. Ngayon pinakita ko lang sa inyo yung itsura kapag sa nakalagay. Mamaya papakita ko sa inyo pag tapos na siya. O, konting pabusina muna tayo. Mamaya ulit, pakita ko sa inyo. Ano to, sir? Change oil lang. Saka? Ano ako, susi? O, naka G-Star box ka. So, check up ko lang kung NMAX, sir. NMAX 2020. Sa inyo guys, ah, yung problema ni sir. So yun yung problema natin when it comes to ano, pag madalas natin ginagamit yung motorsiklo natin or kahit anong mga bagay naman, basta nito napapansin. So papakita ko lang sa inyo, ito ang odo niya is 10,600 something, but yet yung brake pad niya is ayun, bakal na, oh, papansin niyo ayun, ayun, oh, magaspang na to, wala na. Sad to say, palitin na yung plate nito. Ilang palit na yan, sir? Brake pad? Malakas ka kumain ng brake pad. Breaking habit. Marunong ka? So, tuturuan ko si sir ng breaking habit mamaya. So, eto kasi, yan o. Pangat kang palit na to, hindi normal to sa pagpalit gamit. For 10,000 odo. So, breaking habit. And then, aside from that, is brake pads na gagamitin. Makapansin nyo, eh. Interiado lang yung screw. Panggilid sir, nagpabukas ka na? Ay, pabukas. Ano? Anong pinalitan nung nagbubukas yung panggilid? Okay na. Bolo lang sir. Yung slider piece, kailangan. Okay, Nel! Pamilyar ka sa slider piece. Kunin ko yung slider piece.
wala akong slider piece. Kumento ako sa sardine sa tawag dito. Pansin ko nga ako slider piece din. Ay, sorry. Ayun na lang yun, slider piece, NCY. Sample ko lang sa inyo itong NCY. Yun, NCY ito, slider piece. Ano sa ating kinilita? Kapalitan ako dito. Tuwing kailangan ako pabubukas itong panggilid. Pagdaan ko po ng bola. Tuwing kailan? Last na punta ko ng audio. Mga audio nun, napansin mo yung audio. So, yun lang. Kailangan, yun lang sa advice ko lang pag nagbubukas, pag nagpapa-change, papa-check up ka sa motorcycle mo. Napansin ko kasi dun sa likod mo, na-notice mo lang nung parang iba na. Magkano? Narinig ko na lang. Oo, narinig mo na lang, kumukuskus. Kasi sa kotse, ganun din, kumukuskus. Kikikikikikikik, gumaganon. Tapos yung sa panggilid mo naman, ano yan sir, as much as possible, every 1,000, pabuksan mo. Ito ipacheck mo. Slider piece, kasi nasisira yung bola dahil dito, pacheck mo. Kung hindi naman kaya, kahit 3 months siguro, pacheck up mo siya. Tapos yung brake pads naman, as much as possible, kada isang buwan. Tapos yung sinasabi kong braking habit, tapos madalas ka nagpapalit ng likod. Pangatlo na yan. Ibig sabihin, magastos ka sa brake pads. Tignan ko yung harap. Yan, stock pa po yan, sir. Stock pa to? Ibig sabihin, ano ka? Mas ano ka sa likod? Okay. Takbo mo, top speed. Regular speed. 80. Tapos ang braking habit mo, front. Ay, front rear pala. Lakas mo sa brake pad, sir. Kasi ako sir, mostly kasi ang mga brake pads mas malakas talaga mostly harap kung mas front ka. But unfortunately sa brake sa pagpapatakbo mo sa motorsiklo mo, mas nagre-rely ka dun sa likod para pag nagbe-brake ka. Kasi sa amin, pag mga veterans na when it comes to brakes, mostly sa amin front. Yung front pitik. Tapos likod, ang brake namin sir ganyan, no? Yung likod, mas marami ng konti, tapos konti sa harap. Pak, friction yun. Pak, ganun yun. Tapos, mas madalas palitin talaga harap sa amin. Boss, kain lang. Busan. Yun lang sir, sanayin mo yung front brakes mo. Tapos, pag ang ibig sabihin ng sanayin ng front brakes is yung stable ng katawan mo. Yung pag-brake mo sa harap, i-stable mo siya na stable yung takbo niya. Tapos pitik-pitik lang. Kasi hindi mapupudpud dyan kung sobrang deep. Matingin ka na magpreno eh. Ganito lang sir, oh. Pag mag-brakes ka, lalo na this, nakakamatay kasi yung likod. Pag dinina mo ng gano'n yan, pwedeng mag-out of balance. ABS ba to? Hindi, non-ABS. So. Pag mag-brake kasi gano'n lang, oh. Tapos more on balance. Tapos, tumututo ka ba? Kanyari yun yung... Ayan, buo, preno ka. Malayo ka rin. Malayo ka po na... Magpreno ka na. So yun lang. Nagiging magastos kasi tayo dun sa ano, sa maintenance natin pag yung habit natin dyan. Kaya mahalaga yun. Para hindi ka masyadong gastos ng gatos. Lalo na sa likod. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano bubuksan. Pero ito, for me pali din na to. Ayan. Hindi na masyadong kakapit yan. Kasi kaya siya palitin, yung brake pads sa ikakabit sa kanya, ganyan na rin yung magiging lapat. Kung ano yung kanal niyan, magiging kanal na rin yung bago. Yung harap. O, yung harap mo, sakto lang yung kain. Sakto lang, hindi siya masama. Yung unang brake pad para, nauubos talaga. Wala, sinira niya talaga yung ganito. Pag may budget ka lang, mura lang yan, mga 600. Yata, dalawa pa yun. Plate. Kailangan mo na palitan yung plate. Hindi stocks nga ako. Alam ko wala naman stock. Lagi na Bicol to yan. Bicol ba to? Kaya palang bilis mag ano eh. So ito yung ano, bagong brake pad, which is yung Bendix. So, pakita ko sa inyo yung kanyang... Stock pa rin ba ito nilagay mo? Oh, stock. Buong stock pa eh. Ang sniper po ito yan. Kasi ulit palit ko. Sniper yung ano, because harap yung front. Front pang sporty. So mapapansin nyo guys, ito yung kanyang stock na brake.
brake pads bago nyo tanggalin yan. Ito yung line na yan. Yan, nakikita nyo yung line na yan. Yan din yung susundan nito. Kasi hindi pa papalitan yung plate ni sir. So there's a chance na mabilis ding maputput to. Yeah, mapuputput din kagad to. Pero since wala pang stock or hindi pa babadyo na ni sir, sa next batch na lang or next budget na lang. Kaya mas maganda lang pag malaki na yung kasi malaki na yung kayod doon. Ibig sabihin, hindi na siya normal. May problema na yun. Unlike to sa front niya, ito yung normal na kayod lang. Yan, mababaw pa yan, kumbaga. Yan. So, ito. Hoping tumagal sa kanya to. Pero, sana next budget. Yan. Ang ganda na itsura na ito. Yan, sabay na yung plate. Yan. Pero, actually, magagamit nyo pa rin naman to. Kaso, yun nga lang, mas mabilis lang yung paggastos natin to. Check nyo na yung sa inyo, baka pud-pud na rin yung sa inyo. Hindi nyo man na-notice to unless check nyo siya. Yung minsan kasi yung sounds, hindi rin naman nag-trigger yung minsan yung sounds na ito. Kaya hindi nyo rin napapansin na palitin na pa rin ating brake pad sa likod. Sa braking habits, so yun lang. Ma-advise ko, pag mag-brake kayo, as much as possible, konti-konti lang, pitik-pitik lang, para hindi masyadong mas magaso. So, habulin mo na lang sa balance. Pero kung talagang kailangan emergency at kailangan talagang total brakes pack, yun. Alalay lang. So, hindi lahat kasi, hindi lahat ng rider is ganito kabilis mapupod. Depende pa rin yung sa rider kung kagano siya gumagamit ng brakes niya. Kaya practicein nyo kung saan kayo mas magiging komportable. Pero kung okay sa inyo gastos ng gastos, okay lang din yun kasi kayo naman yung magubayad dun eh. Tapos na siya. Ito, papakita ko na sa inyo. So, kasi may mga nagko-comment dun na hindi malakas yan pag nakasara. So, papakita ko sa inyo ngayon na itong NMAX ngayon is nakasara. So ayan, nakasara siya. Paparinig ko sa inyo kung gaano kalakas. So yun lang naman yun eh. Para lumakas yung busina ninyo, ilagay nyo siya dun sa place na somewhere na nakakapag-vibrate siya. So ito, kahit nakasara, maririnig ninyo, so, meron pa rin siya yun. So yun lang, just to give you an read back dito, yun, yung pinakabit nyo sir is MDL package. Tapos horn package with passing light and then dual horn. And then sa likod, tinatagal na rin sir yung crash guard. Yung likod, ito na siya. Yan. Pag nag-signal light yan, nagiging dilaw yan. So hindi lang natin, masyadong kita ngayon kasi maliwanag pa. Yan. So yan yung dilaw. Nagiging dilaw siya. So magandaan sa kanya, visible na siya sa gabi kasi mas malaki na yung red na portion. Tandaan nyo po, pag nag-motorcycle na tayo, kalaban natin pag madilim is hindi tayo nakikita ng mga mas malalaki kaysa sa atin, lalo na pag madidilim yung area. So yun yung nagiging cause ng accident or minsan nakakapag-cause ng ikamamatay natin. So mas malakas yung ilaw o mas visible tayo sa gabi, mas maganda. Beware lang na mas educated kayo when it comes to lights preferences or lights na gagamitin nyo. Tandaan nyo po, pag harap, as much as possible, white. Pag likod naman, pula. So ang tawag po doon is universal color or tawag dito yung nararapat na kulay ng ilaw para sa motorsiklo ninyo para acknowledge kayo kagad. So ayan, pakita ko sa inyo yung MDL niya kanina. Ayan, pabukas nga ako MDL. So ayan yung low niya and then yung high. Yun lang ha guys ha, paalala ko lang ha, teka lang bago kumpisan to. Kagabi kasi nagdadrive ako papuntan Silang, so napansin ko yung MIUI dun sa harap ko naka-high yung ilaw o nakabukas yung MDL. Tandaan nyo po, pag gagamit kayo ng MDL, pag naglagay kayo ng MDL, gamitin nyo po siya sa proper way. So hindi porket nagbebenta kami nito o nag-endorse kami ng ganitong klaseng ilaw is we're against the law na kagad or para hindi na tayo nakakatulong sa ibang mga riders. Tandaan nyo po, the reason why na nagbibigay kami ng LED package is para magamit nyo on the preference or sa isang lugar na kailangan ninyo. Pag hindi nyo kailangan at maganda naman yung area at may kasalubong kayo, huwag nyo pong gamitin yung MDL. Dahil unang-una po, yung kasalubong po ninyo is madidistract dahil nasisilaw sa ilaw ninyo. Gamitin nyo siya dun sa mga areas na wala masyadong ilaw at kayo lang yung dumadaan. So, pasintabi lang tayo dun sa mga nakakasalubong. Kaya shoutout dun sa nakasalubong ko from Silang, na all the way na nakasalubong ko is nakailaw, kaya binawihan ko na lang ng ilaw at then bunisinahan ko na lang. So yun lang, para maiwasan lang natin yung ganong klaseng problema at mag-cause tayo ng aksidente. Kaya maging responsible kayo pag magkakabit kayo ng ilaw. Gamitin nyo siya sa nararapat na lugar at nararapat na panahon. So
case to case basis tayo, ha? Para hindi tayo para lahat tayo pantay-pantay. Even though nag-modify tayo sa motorsiklo natin, alam natin kung paano siya gamitin. Mahalaga po 'yon. 'Yon. Ayun. So kaya rin tayo may passing light para to aware yung nasa harapan natin na may ilawan kayo. Ilaw mo. Passing light. Busina ka. Oh, ayan ah, kaya tayo naglagay niyan. Just to add more info dun sa kaharap natin, busina plus ilaw. So, ang tawag po dyan is attraction. Ma-attract yung, maging aware yung kasalubong mo na dadaan ka. Yun. Tandaan nyo po yun ha, gagamitin nyo siya on a proper way. Yun. Tapos iilaw and then passing light. So, kahit naka-low to, low mo nga. So, tandaan nyo po ha, yung mga MDL, minsan nakakasilaw yun, minsan hindi. So, as much as possible, yung low po, huwag nyo gamitin pag may kasalubong. Gamitin nyo siya pag walang kasalubong. Or depende sa area. Ha, kasi kahit nakalaw, minsan nakakasilaw yan eh. Case to case basis ha. Huwag po sana tayo magalit. Ang binibigay ko lang sa inyo is informations in regards dun sa mga product na gagamitin ninyo. Ha? So baka sabihin nyo, ba't pa kami nagpakabit ng MDL? Eh kung sasabihin mo rin naman is makaka-apekto sa ibang nakasalubong. Ang sinasabi ko po is, maging aware lang tayo sa mga dapat na gagamitin natin. Yun. Ibig ko sabihin is, lagay mo sa lugar para may defense mechanism ka pag may naka-argument ka dun sa part na yun, sa pagkakabit mo ng MDL. Ayan. Tapos, double horn to, diba? Ay, dual horn. So, pinakabit niya, sir, dual horn para depende dun sa sitwasyon. Singa. Ba't kina-stack yun? Mukhang po dito na yung stock. Pero si-check na lang namin. Pero iba yung tunog ng stock niya. Parang something na ayun. Parang may problema na yung stock niya. So na-find out namin yung stock niya is parang may problema. Pero yung bagong kabit. So okay naman yung bagong busina, which is yung Tupperware horn o yung G-Star horn. Che-check up na lang namin yung kanyang stock kung bakit gano'n. Kung dedo na ba. So para kasing dedo yung dating eh. So check muna natin kung totoo ba yung conclusion natin or thinking natin doon. Tapos ito yung high end niya. Ulitin ko lang po guys ha. Gamitin nyo po siya sa tamang paggamit po ha. Be matured or be educated when it comes to the product. Napakahalaga po nun. So ayan po. Okay. So sa mga may gusto, pwede po kayong bumisita dito sa amin sa Sikar Chop to avail our product. And we promise you na lahat ng bagay na ikakabit namin sa inyo is maayos. So, kung magkaroon man tayo ng problema, just PMS and then ayusin natin. Yun. Thank you. Get in the ball up in this old life. Ooh, I'ma act a damn fool.